Hello, good morning mga ka-humble bee. Damit ko pa ito kagabi nung nagbilang ako ng mga barya. So today is January 2, Saturday. And mamimili tayo ngayon din sa wholesaler namin kasi wala akong ibang deliveries. So, I mean, wala akong delivery sa grocery. So, pupunta tayo ngayon sa wholesaler dito sa amin para mamiliin. Bago ako umalis, iwanan ko yung pera para sa delivery ko ng Super Kalan kasi baka mamaya dumating na wala pa ako. So, isa sa reason kaya yung sales ko ng Super Kalan, ng wifi, ng load ay hinihiwalay ko kasi ayoko yung pagdating ng ahente, pagdating ng bayaran ay masushort ako. Ganito kasi yon. Example lang ako ah. Umorder ako ngayon ng 11 SK or 11 na Super Kalan tapos 2 M gas. Ang total ng babayaran ko lahat doon, 2,734 ang babayaran ko para sa 11 SK and 2 M gas. So ang benta ko ng Super Kalan at MGAS ay nandito sa wallet na to. Nakahiwalay talaga siya kaagad. So sa pag-total ko, ito na yung 2,740. Ayan, kasi 2,734 nga. And ang natira ay konti na lang. Ayan, so ilan na lang yung natira dyan? Ikasali yung 500 kasi sa sales yan, dito sa grocery. So dapat, dito sa order ko na to na 11 SK and 2 MGAS, meron na ako dapat tutubuin na 536 kasi dapat yun yung mapupunta sa savings ko, yung 536. Eh, ang nangyari, konti na lang yung tira. Siguro nasa 300 plus na lang tong natira. So, ito yung dahilan ko, isa sa dahilan ko kung bakit ako naghihiwalay talaga. Kasi, di bali ng katulad nito, hindi sumasakto kung magkano yung nandito. At least, yung pambayad ko ay insakto. I mean, may pambayad ako. Ano ba ang gulo? Kasi nga, babayaran ko ay 2,734. So, nakuha ko na yung 2,734. So, okay na. May pang puhunan ulit. Yung tubo ko dapat na 536, eh, di ba kulang nga yung nasa wallet. Nasa 300 plus lang. So, at least, okay na yun. Ang gagawin ko doon, dahil nga talaga naman na ang tubo ko ay 536, magdadagdag na lang ako ng konti, ng 200 pesos. Kukuha ko sa sales. Kasi ang nangyari doon, it's either yung anak ko yung nabilhan at hindi niya nailagay yung pinagbentahan dito sa wallet. Ganun yung nangyayari. Kung sakali kasi na hindi ako naghihiwalay, isipin ko, ang laki ng sales ko sa groceries lang. Tapos, naubusan na pala ako ng kalan. Example, may bakante na ako ng 5. O magkano na yung 5. Tapos, isipin ko na wala pa akong grocery, wala na akong Super Kalan. Kumbaga, kung benta ng groceries ay para sa groceries lang, kung babawasan ko pa yun ng pambili o pangkuhunan ulit para sa Super Kalan, parang isipin ko nalulugi ako. Parang alanganin yun para sa akin. Kaya hinihiwalay ko talaga siya para, isa pa sa reason, ito yung pangalawang reason ko kaya ko siya hinihiwalay. Kasi just in case na matumal yung buong groceries, at least meron akong pinaka-safe na mapupunta sa ipon ko, sa savings ko. At least hindi pa rin ako mazi-zero. Kasi itong 536 na tubo ko dito sa 11 SK and 2 M gas na order ko ngayon ay mapupunta siya automatic sa ipon namin. Bukod pa kasi doon sa groceries, may kinukurot ako ng konti para doon sa ipon. So yun, ang unang reason ko, magulo ba? Ang unang reason ko, kaya ako naghiwalay ng benta ko ng Super Kalan, ng wifi, ng load. Kasi para may pambayad ako automatic. Kung sakaling ma-short man, na pag yung anak ko yung bantay, yung anak ko yung napagbentahan, nakalimutan niya ilagay sa lagayan, ay okay lang. Ibig sabihin, parang ma-short lang ako ng konti, pero tubo ko na yung short. Pwede ko naman siya kuhain dun sa groceries. At least, konti lang idadagdag ko, diba? Ang kuhunan ay nandito, buo pa din. So, hindi siya masakit sa ulo, hindi ako mamaw problema. Ang second na dahilan ko ay just in case na matumal sa groceries namin, at least hindi ako mazi-zero dun sa savings. At least, kahit papaano, mabentahan man ako ng 2 lang sa isang umaga ng Super Kalan, meron pa rin akong malalaglag dun sa ipon namin, dun sa ipon challenge namin. Kung sakali na matumal yung groceries, hindi pa rin ako mazi-zero. So yun yung dahilan ko kasi ayoko nang stress sa bayarin. So, yun, effective siya para sa akin. Pag ako naman kasi mabilhan, automatic nakalagay siya dito. Hiwalay na siya kaagad. Minsan kasi pag yung bunso ko ang nabilhan, hindi niya na ilalagay dun sa lagayan. Pero at least, safe yung anag, yung pampuhunan ko. So, mamaya darating yun, 2,734. And ang tubo ko doon ay 536. Automatic yun. Savings na kaagad yun. So, yun yung tip. Ang taray, parang ganda ka dito ngayon. So, yun lang guys. Maya-maya, mamili na tayo. And ang gagamitin ko ay ang, yung mga barya na
nabilang ko kagabi. So, yun. Thank you for watching.